yung nangyari, Mima. Napaka-defensive po, guys. Nang-SMN, ay, takay tayo dyan. So, ano yung dinedepensahan nila? Ito kasi yun, guys. May post ang SMN, ay. Bato-bato na lang talaga sa langit ang matamaan. Wag na wag, magagalit. So, nag-post sila. Sabi dito, "These individuals featured in a video by vlogger Ninyo Barsaga," quote and quote ha, nandyan yung pangalan ni Ninyo kasi si Ninyo yung nag-interview sa mga yan. "So claiming they were paid or promised payment are not affiliated with the rally group supporting Pastor T. Buloy. The shirts they wore over their own replica." So, ginaya lang daw po yung t-shirt. Pero ang totoo po, hindi daw po ito affiliated sa rally sa pagtatanggol dito kay Pacquiao. So, kumbaga, gawa-gawa lang daw po ito. Yan yung sabi ng SMN. So, ganito kasi guys yung nangyari. Nakakatawa mang isipin, pero diba sinasabi nila na, "Hindi kami bayad! Hindi kami bayad! Binayaran ba kayo? Hindi!" Nandun sila sa punto ng buhay nila na dinedepensahan si Pacquiao doon sa Liwasang Bonifacio, kung matatandaan ninyo, bago maganap ang Senate hearing kay Pacquiao, diba? The day after noon, mayroon pong nangyaring prayer rally doon sa Liwasang Bonifacio. So, you know, dinedepensahan nila si Pacquiao, mabuting tao daw po itong si Pacquiao, resign President Marcos, galit na galit sila kay Risa Ontiveros, protect Kim Buloy, diba? Yan po yung ninangak-ngak ng mga bunganga nila doon. Tapos sinasabi nila na, "Hindi kami bayad! Hindi kami bayad!" Hindi talaga guys bayad kasi tinakasan sila ng organizer. Kasi guys, loko-loko din tong si Ninyo eh. Pumunta itong si Ninyo Barsaga doon mismo sa mga nagrarally. So, tinanong niya itong mga taong po, "Ano yung nangyari sa inyo? Ba't parang nagwawala kayo?" Eh, si Ninyo kasi guys, ito ha, literal na patunay na umamin na binayaran sila, pero syempre, defensive yung SMN ay, quote and quote, sinabi nila na mga gawa-gawa lang yan. Yung t-shirt nila, gawa-gawa lang din daw yan. Ginaya lang daw nila in own replicas. Isipin nyo guys ha, on the spot, ha, on the spot, gagayahin yung t-shirt ninyo. Ilang oras ang magugugol dyan? Kailangan pang patuyuin yan. Tapos sasabihin na ginaya sila. Ito yung video kasi guys. Panoodin nyo ha, sabi ni Ninyo Barsaga. "Binayaran daw kayo! Hindi kami bayad! Sinuhunan ba kayo? Hindi! Hindi kami bayad! Hindi kami bayad! Hindi kami bayad! Hindi kayo bayad. Kasi hindi nyo binayaran yung mga tao na hinakot nyo." "Ang araw po. Ano pong pinaglalaban nyo po kuya sa rally po ngayon?" "Wala." "Wala po kayong ipinaglalaban. Bakit po kayo sumali sa rally pong ito?" "Para sa pera lang." "Pera? Magkano po ba ang pangako sa inyo?" 1,000 "1,000 kapalit ng pag-rally na suporta kay Pastor Apollo Kibuloy." ₱50 "Pero hindi natupad yung 1,000 "Hindi po." "Taga saan po ba kayo?" "Payatas." "Payatas pa? Kulang pa po yung 50 peso pamasahe mula Payatas. Salamat po kuya." O diba? Putang ina ninyo, ha? Dahil mga tanga kayo at mga bobo, ito ang para sa inyo. Hindi lang yan guys, meron pa yan, madami pa. Kasi yung mga featured ni Ninyo Barsaga, mamaya ipa-play natin. Pero magbibigay lang muna ako ng, ano, ng short comments. Diba, bakit napaka-defensive ng SMNI?
To the point na kinote and quote pa nila si Nino Barsaga for what? Diba? Ano, bato-bato sa langit, matamaan, wag magalit. Diba? If the shoe fits, wear it, bitch. Parang ganon. Nakakaloka, guys. So, ito kasi yung ano eh, yung nakakatawang pangyayari. Yung supporters kasi ni Pacquiao, mostly doon sa Davao. And gumawa sila ng prayer rally doon sa Liwasang Bonifacio. So, ano yung inaasahan nating mga dadalo dyan? Hindi mga KOJC, mga hako talaga. Diba? Kasi yung miyembro ni Kibbs, doon sa Davao. Diba? Halos wala nga siyang miyembro dito sa Maynilaan kasi yung mga nandito sa Maynila, pinapaglimos lang naman daw po nila. Yan po ang sabi ng mga biktima. So, diba? Sasabihin, 4-6 million followers, tapos yung nakita lang natin doon, hindi pa nga umabot ng 500 katao, tapos yung iba bayad pa, hinakot pa. Diba? Ito guys, yung full video. Panoodin nyo. Magandang araw. Ano po pinaglalaban nyo po dyan sa rally ni Pastor Kibuloy dito sa Loton? Hindi ko po alam, sir eh. Basta pinanok po kami na sumama, tapos babayaran daw po kami ng 1.5. Opo. Magkano po ang natanggap nyo po? 100 lang po. 100 piso? Yung mga ganyang pagmumuka, sa tingin nyo magsisinungaling yan? Kasi kung inutusan yan ni ninyo, ganun-ganun yan, mag-iisip-isip pa yan eh. Hindi na nag-isip eh, kasi yun lang naman yung natanggap nila. Diba? Tsaka yung makikita nyo sa video guys, yung iba estatwa lang doon na humahawak ng placard. Diba? Protect Kibuloy, mga ganun. Ha! Mga sumisigaw. Yeah! Yeah! Mga ganun-ganun. Tapos, at the end of the rally, kakagulo na sila. Kasi nga, yung organizer, tinakasan sila. Anyway, ito pa yung video. Pagpatuloy natin. Sapat po ba pamasahe po yun? Tingin ko po. Kulang. Kulang po. Marami pa. Simbahan po ba ang nagano sa'yo? Ang nag-recruit? Simbahan nila? Opo. Okay. Salamat kuya. Magkano ang pangako sa inyo ng bayad para pagsuporta kay Pastor Kibuloy? Sabi mo siya, sabi 500 daw eh. 500. Taga saan po ba kayo? Taga San Jose, Bulacan po. San Jose, Bulacan? Opo. Magkano po nakuha nyo? Eh, wala po. Tinakbuhan po kami, sir. Tapos pinakain na po kami. Iniwan kami dito. Nakabas po ba kayo? Naka-jeep? Naka-jeep lang po, sir. Nasa isang jeep, ilan po kayo? Hindi ko po mabilang, sir. Ilan kami, sir. Okay, sala. Pero, sir, yung pinaglalaban po ba dyan, naintindihan nyo po ba? Hindi? Ay, hindi po namin, hindi ko maintindihan, sir. Basta tang usapan? Tang usapan, sir. Pag ano daw matapos, may 500 ang bayad. 500? Opo. Okay. Kanina, nakita kita sa rally dito sa Loton, super aktibo ka. Bakit kanina inaaway mo yung kasamahan mo? Dahil nga sabi nyo, bakit wala pa yung pera, kulang? Magkano po ba ang usapan sa inyo, boss? Usapan namin, 1,300 lang binigay. Taga saan po ba kayo? Taga Tarlac po, bossing. Taga Tarlac, pero opo. 300 lang ang binigay. Opo. Naunawaan nyo po ba yung pinaglalaban nyo sa rally kay Pastor Kibuloy? Wala po eh. Ibig sabihin, pera lang ang kapalit. Okay. Sa ilip ng buhay. Salamat po. Ng araw po. Ano pong pinaglalaban nyo po kuya sa rally po ngayon? Wala. Wala po kayong ipinaglalaban. Bakit po kayo sumali sa rally pong ito? Para sa pera lang. Pera? Magkano po ba ang pangako sa inyo? 1,000. 1,000 kapalit ng pag-rally na suporta kay Pastor Apollo Kibuloy. 50 pesos? Pero hindi natupad yung 1,000. Taga saan po ba kayo? Payatas. Payatas pa. Kulang pa po yung 50 peso pamasahe mula Payatas. Salamat po kuya. Araw po sa iyo. Kamusta po ang inyong pagdalo po sa rally po para po sa pagsuporta kay Pastor Apollo Kibuloy po? Wala. Wala po? Wala. Bakit pong wala? Kasi 1.5 yung ano sa amin, kaso nakuha lang namin 200. 200 pesos. Taga saan po ba kayo? Taga Payatas. Taga Payatas po. Kuya, meron po ba kayong ipinaglalaban sa rally pong to? Wala. Ah, ibig sabihin kuya, ang kapalit lang ng pagsama nyo sa rally ay pera. Yun lang. Wala kayo talaga ipinaglalaban. Okay, salamat po. Po tay, ano pong pinaglalaban nyo po sa rally nyo po dito kay Pastor Apollo Kibuloy? Wala po. Wala po kayo pinaglalaban? Meron po bang kapalit ang pag-recruit po sa inyo para lang sumali sa rally po dito sa Loton, Manila? Meron po. Magkano po ang kapalit? 500 lang po. 500? Saan po ba kayo nakatira? Tondo po. Tondo, Manila.
Dito po sa rallying ito, magkano pong nakuha nyo? Wala po. Wala po kayong nakuha. Yung nag-recruit po ba sa inyo, kilala nyo po? Opo. Sino po kaya? Galing lang sa pangalan. Ah? Galing po, galing lang sa pangalan. Brother? Yan po, alam po. Ah, brother lang po ang tawag. Ano po siya? Pastor o ano? Ah, brother lang ang tawag. Ibig sabihin, kuya, wala po kayo pinaglalaban. Okay. Salamat po. Kanina po, nakita ko po kayo dun sa grupo po ninyo. Nagagalit po kayo, nagwawala kayo. Kasi nga, ang sabi nyo, nasaan na ang bayad sa atin? Bakit wala pa? Bakit yung isang jeep bayad na? Tayo sa isang jeep na to, wala pa. Ayun nga po eh. Dahil dalawang jeep po kami. Opo. Yung isang jeep po, hindi nabayaran, pero yung isa po eh nabayaran. Bayad na. Opo. Taga saan po ba kayo, sir? Taga Tanay Rizal po. Saan ba? Tanay Rizal. Magkano po ba ang per ulo ng pagsama sa rally? Eh, ang pagkakaalam po eh, 500 po yan. 500. Pinakain naman po ba kayo? Meron naman pong pagkain. Pero yung bayad, wala, nawalan. Opo, yung isang jeep ay hindi nabayaran. Nabayaran. Sino po ba ang nag-recruit sa inyo? Isa pong paano, pastor. Pastor, brother. Brother. Sino, kilala nyo po ba yung pangalan? Opo, Brother Jerome. Brother Jerome. Ano po, ngayon, first time nyo lang po bang ma-recruit? First time lang po. Ngayon po na nagkaroon po kayo ng experience na ganito, ano po ang maipapayo nyo pag may mga rally na pang ganito-ganito na dapat pa ba silang sumama o hindi na dahil nagagamit po kayo? Siguro dapat po muna pag-isipan, mahigit kung talaga sasama pa sa rallying ganun o hindi. Opo. Pero kuya, kung kayo po tatanungin, naniniwala po ba kayo na inosente si Pastor Kiboloy? Hindi po. Hindi. Sa, parang ginagawa niya, kumukuha siya ng simpatya para gamitin lamang po kayo. Opo, opo. Parang, maraming salamat kuya sa pag-unlock po. Hindi ko ma-imagine guys ha. Justice for Kiboloy. Tapos nung tinanong, naniniwala po ba kayo na inosente si Pacquiao? Hindi po. Better luck next time, SMNI. Dapat kasi fully paid. Tapos ngayon, napaka-defensive nila. Oh, di ba nakita nyo na yan kanina yung post na yung mga individuals na sinasabing binayaran daw, pinangakuan na babayaran, ay hindi daw po totoo. Sila po ay gawa-gawa lamang. Nag-point daw po sila ng t-shirt nila at nakijamming-jamming lang daw po sa rally. The audacity. Makakapag-print ba yung mga yan? Halata namang, you know, mga blue corner din yung mga taong yan. Hindi naman sa panghusga. Kasi hindi naman yan mga nandyan kung hindi nyo pinangakuan ng ano eh. Kaya, guys, yung mga gawain na to, gawain pang kulto to, gawain pang komunista. Diba? Kita naman. Ay, nako. Tapos ngayon, defensive ang SMNI. Kaloka. Isa na naman pong katarantaduhan nito. Anyway, yun lamang ho guys. At it's me again. Si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.